ito ang kulay ng may bumpes. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. Yung video natin today ay about po doon sa pagpapalitada ng header or pag-header sa bintana at saka sa pinto. Yun ang pinakamahirap na party talaga, matagal na proseso. So, bali sabi yung mga talagang panday, pagka doon sila nag-a-apply, yun ang una sa kanilang, tinetest sa kanila, trade test. So, yun ang unang pinapatira sa kanila, yung header ng bintana o kaya yung pinto. So, ito ang ating pag-aaral. At siya nga po pala, ang laki ng pasasalamat ko po. Thank you pala sa inyong lahat at sa lahat po ng maraming marami. Dahil may nagpadala po sa ating regalo. Alamin natin kung ano yung napakalaking box. So, yan. Mag-unboxing tayo dyan sa banda huli. So, ayun. At ating po panoorin. Ito na. Ito po at busy na naman ang tropa, bali binaklas yung pinaka terrace niya, yung upuan lamang naman siya. Tapos dadagdagan po ito ng asinta para sa gagawin pong kwarto. So, may kwarto na to dati, kaso lang maliit nga lang at plywood. So ito ay pinapadagdagan po at pinapaasintahan na to ngayon ng hollow block. At ito na nga po, pagkatapos asintahan, nandito na tayo sa pag-header naman. So, kumuha lang po ng kahoy or tabla na malapad-lapad. Tapos, ilalagay nga dyan sa ibabaw. Ayan, ganito, na kahoy. At ipapatong po doon sa ibabaw ng hollow block o sa asinta. Nakapatong. So, ayan, ikinutab ng konti para pumantay sa hollow block. At saka po lalagyan ng isang mahabang kabilya o bakal. Tapos, dodoblihin yung may pinaka header yun o at saka po naman asintahan. Ayan, ngayon naman ay pagpapalitada po at saka pag header. So ito na at syempre po pagpiprepare naman ng halo at sa palitada po nga pala binis type po na buhangin para pinong-pino siya. Sa mga nagtatanong po kung ano ang ratio ng buhangin at simento po sa pagpapalitada ang mga ganito o kaya sa header, dito po is 1-3. So isang sako ng simento at tatlong buhangin. So ayan po, dapat sa tubig naman medyo malabnaw ng konti para kumapit. At ito ang inuna nila, yung loob na palitadahan ang bintana. Ang kaso nga lang, yan nasukatan na, nilagyan na ng tansi. Medyo mamaya ko na ilalagay dun sa likod, sa kabila naman, doon ko na bibigyan kung paano mag tansi o kaya mag sukat. Kasi po dito medyo madilim eh, ayan o, ayan nakita nyo, no? Diba? May tansi na siya. So dun sa kabila, mamaya, ayan pakita ko dyan, abangan nyo yan. Ito po yung level hose na ginagamit para sa pag-level na kung pantay na yung pinaka-header, sukat ba? So, mas magandang gamitin itong ganito dahil pantay na pantay kaysa dun sa level bar. Nilalagyan po ito ng tubig at dapat po pag nilagyan ng tubig ay walang bula. Dapat dire-diretso yung tubig. Para po pantay talaga. At ito na po tayo sa labas. Andito na, ayan. At kinukuha na nga ng sukat at level yung bintana. So, bali sa loob kumuha muna ng ano dahil yun ang nauna eh. So, doon kukuha ng sukat. Tapos dito po, ayan, level hose muna. Ang una nga, tapos sinusukatan kung ano ang lapad at haba. After po naman yan ay huhulugan pag nakuha na ng sukat para po diretso at tuwid. So ayan. Next naman po, pagka nahulugan na, papakuan yung pinakamarka at lalagyan naman ng tansi. Ayan na po. At saka naman po siya papalitadahan. Ayan, plastering na ang sunod. Ayan, at panoorin natin kung paano ba ang pag-header o pagpapalitada ng mga kantuhan ng bintana. Bali, bagong masun po siya. Dati ay sumasama lang siya sa mga nagli-labor lang siya. Ngayon po, humahawak na din siya ng pagpapalitada. Ha? Bakit?
ito pong part na to ay medyo ano siya malambot, kaya nilalagyan ng powder na semento para madaling tumigas. Ito lang naman part na yan. Sa pagpa-header po ng bintana at pagpapakinsa ng bintana, bali hindi po siya sabay-sabay dahil po pinapatigas yung kabila. Mamaya doon naman sa kabila sa side o dito din sa lower part o mamaya naman po sa upper part. So yan yan, hindi po kasi siya diretsuhan para po tumigas dahil pagka sabay-sabay siya, mababaklas din siya or bibigay siya at malalaglag din. Patutuyuin muna tapos lalagyan uli, papatungan. Ganun po ang paglalagay. After na mo ma-plasteran, eto na at bubulihin na po para hindi siya magputok-putok at saka po makinis. At eto po, tapos na. Ayan, di ba? Oh, may tansi pa, hindi pa natanggal tansi. At ito po ang behind the scene ng ating pagkuha at pag-pick up ng ating sorpresa. So ito, panoorin natin in 1, 2, 3. Ito po, ninyo naman, paligong-paligo tayo. Basa pa ang buhok natin, hindi pa tayo nakaka-pagsuklay man lang. Nakabihis na tayo. At dito ka. So ayan, ganda ng ating t-shirt. And ngayon po, bali may lakad tayo. Ngayon lang natin mapupuntahan. So dahil nga ang dami kong mga schedule talaga, ang dami mga anik-anik na bali ito last week pa niya na itawag sa amin at saka dumating, sabi ang kaso nga ang dami nating mga kung ano-anong pinagkaabala natin na yun. So parot-barito tayo na driver tayo, sabi na lang tayong driver dyan. So kaya naman, dahil di ba ang walang mga sasakyan, ang hirap humanap ng sasakyan, kaya tayo ang video na pupuntahan. Kaya so hindi ko naman kablag-blag yung aking mga pinupuntahan dahil mga syempre kung saan kami pumupunta. So ayun, bali eto na nga kami, pupunta kami doon sa isang hardware kung saan doon ipinadala ni Ma'am Erica yung ating surprise. So ayan, abangan nyo dyan at alis muna tayo. So yan guys, andito na tayo sa Midel de Padua's hardware po. Ayan. Wala sa labas. At ito talaga naman naka silyadong-silyado ang kanilang tindahan. Bawal pumasok ang ayan. Hindi mo ako. Ayan po, lumabas na si Ma'am Irene. Pinapapasok na tayo. Ayan, yung may-ari po ng Padua's Hardware. Okay. Thank you, ma'am. Thank you sa C-Mex Philippines. Lalo kay Ma'am Erica Perez. Nakabili na kayo ng sa C-Mex. Maragay. Ayan. Ayan. Okay. Ay, excited. Okay. Ayan, buksan na natin. Mag-unbox tayo ngayon. Mag-unbox na ng ano. Ito ang kulay ng Fenex. Ah, ganda. Ribbon talaga. Cut na natin ang ribbon, parang cut na natin. Opening ng Padua's bagong store nila. Wow! Ayan. Wow! Ito, hard hat. Yun. Nagba-vlog din. Ah, ano to? Ayun, ma'am. Thank you dito. Thank you talaga. Una ko kayo. Ay, kung peti. Oh.
Oh, ito pa. May kit. Baol, lalagyan natin. Yeah. Meron po silang bag. Ang dami ng bongo, t-shirt. Oh, bagay natin. Wow. So, susuot na natin ito, Mia Mia. Oh, para sa t-shirt, thank you. Sa... Naku, naggulo na ako, ma'am. Wow! Oh, ito, yan. Ma'am, thank you talaga. Sa team nyo, oh, meron pa talaga lagi ng ano. Kung Greg, hindi ka makakukuha. Thank you, C-Max. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, C-Max. Pareho lang kami. Maraming salamat sa patuloy ng pagtangkilik sa Rizal Cement. Naway, makatulong sa iyo ang aming munting regalo. Regards, C-Max Philippines. Suot na natin at picture-picture. At maraming salamat po pala sa CEMEX Philippines. Ayan, dahil siya nagpadala ng regalo. Lalong-lalo na po kay Miss, kay Ma'am Erica Bina Perez. So, ayan, ang marketing officer po diyan sa CEMEX Philippines at sa kanyang team. So, napakaganda niya at napakabata pa pala. So, ayan, maraming salamat sa inyong ma'am, so, sa inyong team, CEMEX Philippines, maraming salamat po. So, that's all for now po and thank you po for watching. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang pagsuporta. So, till my next video po.